Ligtas tao sa anumang cyber attacks ang gagamiting cloud server para sa pagtatransmit o pagpapadala ng resulta ng botohan sa Bilang Pilipino 2025. May mga backup ding SIM card ang automated counting machines para maiwasan ang delay sa transmission ng mga boto. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Ipinasilip ng COMELEC ang aasahan pagdating sa transmission o pagpapadala ng resulta ng boto sa Bilang Pilipino 2025. Ginawa ito sa headquarters ng Dito Telecom, katuwang nanalong transmission provider na I1 para sa eleksyon. Susunod na kakausapin ng COMELEC ang iba pang mga telco. Isa sa layunin nila, mapanatili ang transparency. Tiniyak ng COMELEC na ilalabas sa kanilang website ang lahat ng gagamiting IP address matapos ang botohan para sa transparency at masuri rin ng stakeholders ang datos. Isang IP address lang ang gagamitin sa kada automated counting machine o ACM. Malayo yan sa pinuna ni dating DICT Undersecretary Eliseo Rio noong 2022 elections kung saan mahigit 20,000 modems daw ang gumamit ng iisang IP address. Ilalabas po ng COMELEC sa ating pong website upang hindi na nagkakaroon pa ng order mula sa Kongreso upang i-produce yan o kaya naman hinihingi ng mga stakeholders natin. Siniguro naman ng Dito Telecom na walang problema sa gagamitin cloud storage kung saan daraan ang mga itatransmit na boto bago dumiretso sa mga data server. Sa isang ACM, may nakasalpak na 2 SIM card. Depende sa kung anong telco may maayos na signal sa lugar para sa transmission ng boto. May backup ding Starlink Internet Satellite oras na kailanganin ito. Isa sa nais masiguro ng COMELEC sa darating na Bilang Pilipino 2025 na hindi na mangyari ulit yung pagkaantala ng ilang oras pagdating sa pagtatransmit ng mga resulta ng boto na dahil daw sa sinasabing kawalan ng signal. Paalala naman ng COMELEC sa mga kakandidato, dapat ideklara na ang gagamitin nilang social media accounts bago ang December 13 na deadline alinsunod sa Fair Elections Act. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.